So welcome nga mga idol sa ating video ngayon at sa ating balitang NBA. Pag-usapan natin itong sinabi nga ng number 1 overall pick ngayong taong ito na si Cade Cunningham. Natanong nga kasi siya mga idol about sa GOAT debate na hanggang ngayon ay marami pa rin nagtatalo. Ito nga si Cade Cunningham ay pumili kung sino ba ang GOAT sa kanyang mga mata at sa kanyang opinion. Ito nga ang mga naging pahayag ni Cade Cunningham mga idol. Sabi niya, nakita niya nga daw lahat about kay Michael Jordan. Iba nga daw talaga yung player na yon, iba daw talaga siya. At hindi nga raw siya aangal kung sa tingin niyo o ng ibang tao na si Jordan daw ang greatest of all time. Pero sa mga mata daw niya, sa mata ni Cade Cunningham, si LeBron daw ang the greatest of all time. So yan yung opinion nito ni Cade Cunningham about sa GOAT debate. Si LeBron James ang kanyang greatest of all time. Kaya ba guys, sino ba ang pipiliin nyo? LeBron James or Michael Jordan? I-commento nyo lang ang inyong mga opinion at salobin sa comment section. At para nga sa ating next balita mga idol, Damian Lillard mukhang dapat na talagang umalis sa team ng Portland Trail Blazers. Nalitong clip ngang ito mula sa vlog ni JaVale McGee. Ito, nag-i-struggle nga siya na ipop ang isang champagne para nga sumabog ito at parang mag-celebrate nga sila parang nanalo ng NBA championship. Itong si Damian Lillard mga idol, hindi nga marunong kung paano yun gawin kasi nga hindi pa nga siya nanalo ng championship sa buong buhay niya. Kaya nga't hindi niya alam at tinulungan pa siya ni Draymond Green. Panorin nyo itong clip mga idol. So matapos ngang mag-viral yung mga clip na yan mga idol, sinabi kay Damian Lillard, time na nga daw umalis sa Blazers para naman daw makaranas siya ng pag-pop ng champagne at manalo ng championship. Pero anyways, para sa ating susunod na balita mga idol at sa panghuli ay tungkol nga dito kay Kendrick Perkins dahil may nasabi nga siya sa kanilang show. Mukhang bilib na bilib nga siya sa team ng Los Angeles Lakers at ito nga ang kanyang mga sinabi about sa team ng Lakers. Sinabi niya, kapag napunta nga daw itong Lakers sa postseason, magbigay nga daw ng isang team sa Western Conference na kaya nga daw talunin itong Los Angeles Lakers kapag nga daw sila ay fully healthy, walang injury sa isang 7-game series. Maghihintay nga daw siya. Ayan nga mga idol ang naging pahayag nito ni Kendrick Perkins about dito sa bagong Los Angeles Lakers. Mukhang bilib na bilib nga siya at napakataas ng kanyang kumpiyansa na itong Los Angeles Lakers ay hindi nga matatalo sa Western Conference. At ganun din ba sa tingin nyo mga idol? Sa tingin nyo ba walang katapat itong Lakers sa West or meron? Comment down below your opinion. At doon nga lamang nagtatapos ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating mga balitang NBA. So yun lamang, maraming salamat muli. Bye!